Yun, magandang araw po mga bossing. May dumating tayo na manlapat po yung gawa po ng pinsan ni Kuya Henry tsaka ni Kuya Ben. Na 5 pieces lang pero yung 3 po sold na. Meron pong, yan, dalawang extended tank po. Hindi na po available. At saka itong extended tank na isa, hindi na po available. Ang available na lang po, tapos ito, hindi natin available. Yan. Ang available po, unit lang, walang silencer, mga bossing. Yan. Dalawang piraso po na ganito yung available natin. Pero pwede palagyan ng silencer yan, mga bossing, tsaka scope. Yung tatlo na yon, papadeliver natin bukas. Complete set po yun na in-order sa atin. Yan. May mga nagsasabi po na kagaya kong seller, mga bossing. Yun daw benta ko na malapat, hindi siya original. Yung sa kanila daw, 100% uring na malapat. Yes. Lahat po ng benta natin, malapat po yan, original na malapat. Pero po, hindi lang po iisa yung malapat, mga bossing. Gaya ng sinabi ko dati, yung gumawa po nito, pinsan po ni Kuya Henry tsaka ni Kuya Abel Manlapat. Yan po. Pinsan nila, manlapat din po ang apelido. Yung pinsan niya, meron kapatid, yung kuya niya, gumagawa din po siya ng airgun. Same po yan na manlapat, magkakaiba lang. Ngayon, magkakaiba yung gawa nila pag tinignan mo para makakamukha lang, no, mga bossing. Ipakita natin kung anong pagkakaiba nila. Wala akong sample dito eh. Ayan, ito po yung gawa ni Kuya, yung pinsan po ni Manlapat. Hindi ko na po babanggitin kung ano yung pangalan ni Sir Manlapat. Ayan po, Manlapat din po yan. Yung gumawa, bago po gumawa si Kuya Abel tsaka si Kuya Henry ng mga unit, yung maker po nito, siya po yung unang gumawa ng airgun dito sa Pampanga kasama ni tatay niya. Tumigil lang po siya tapos balik airgun lang po siya ulit ngayon, mga bossing. Ngayon, ang pagkakaiba niyan gaya ng mga sinasabi ko sa mga vlog ko, mga bossing, same po yan ng mga quality. Pag sinabing malapat, sikat yan. Branded, maganda klase, quality. Pero kada maker, magkapatid, yung dalawang magkapatid, yung magpinsan, may pagkakaiba po yan. Kahit na same malapat. Iba po yung Henry Malapat sa gawa ng kapatid niya, sa kapatid niya na Abel Malapat at yung kay tatay niya na Esteng Malapat. Ayan po. Magkakaiba po yan kahit malapat. Yeah. Ito po, ay gawa po ng pinsan ni, inuulit ko po, oh, gawa po ito ng pinsan ni Manlapat. Hindi po siya fake. May nagsasabi po kasi na fake siya na Manlapat. Yan. Binabanggit ko naman po, hindi po galing kay Kuya Henry o kay Kuya Abel. Ang pagkakaiba niyan, kung titingnan mo, yan, walang pagkakaiba talaga kung yung kung unang tingin lang, mga bossing. Dahil safe po sila ng bolt action, safe po sila ng forma ng kahoy. Ngayon, yung forma lang ng, yan, pag yung forma lang ng sight niya, open sight, yan, meron siyang forma. Ang Manlapat kasi, ito, ganito po yung forma ng, ito SPM si Brad, pero box type siya, mga bossing. Yan. Yan, box type siya. Dito may kanto. Yan po yung pagkakaiba nila. Yung ito, walang kanto, nakabilog po siya. Yan. Pakita ko lang po kung anong nakikita ko sa mga unit na mga bossing. Wala po ako sinisiraan. Magaganda po quality yan. Pinapakita lang natin kung anong pagkakaiba nila. Kung ano lang nakikita ko sa unit. Sa lahat ng take, ito po yung pinakamakinis na nahawakan ko. Sa lahat po ng take na nagsasabing fake po daw yung mga binebenta ko yan. Kinaklaro ko lang po. Ang kagandahan po nito sa lahat, yan, nang hinawakan ko ng Manlapat, magaganda po talaga yung mga gawa nila. Kaya lang, ito, ang nagustuhan ko po sa gawa nito, makinis po at hindi minadali, mga bossing. Kasi, pagkalian ng barrel, yung sleeve niya, napakakinis po, mga bossing. Parang binuffing na din, mga bossing. Yung
front sight niya, hindi, wala siyang kanto, binilog po siya, parang CNC. CNC made. Tapos, may forma yung, yan, hindi siya box type, meron siyang forma, mga bossing. Tapos ito, mas mataba siya ng konti, yung bridge bolt niya. Yung ginagamit po ni Sir Malapat ay T6 bridge bolt. Ang kaganda nito, yan, lapat na lapat po yung bridge bolt niya, wala siyang siwang. Yan po siya. Ang pagkakaiba din nito, mga bossing, yung mga nakalagay na tornilyo, makakapal tapos stainless niya. Stainless na. Gaya ng mga sinasabi ko sa unang video ko, ganun din po. Parang yung iba kasi hindi pa napapanood, mga bossing. Tapos, ang kagandahan din nito, mga bossing, smooth siyang ikasa. Yan. Walang sabit pag binalik mo. Smooth. Tapos, ang pagkakaiba pa nito, pag tinanggal mo yung barrel, yung iba kasi pag tinanggal mo, may teflon lang po siya. Ito, wala po siyang teflon, meron siyang o-ring sa loob. Yan, meron siyang o-ring. Yan, pag tinignan mo talaga, walang pagkakaiba, mga bossing. Tapos, sa silencer, kasi same lang po sila na malapat, konti lang yung pinakaiba, tsaka yung sa linis. Mas malinis lang po ang pagkayari na to dahil hindi po minamadali ni Sir yung pagkayari. Siya po yung gumagawa, siya lang mismo mag-isa. Hindi niya po minamadali yung mga unit bago niya ilabas. Talagang inaayos niya po. At tapos yung silencer niya, mga bossing, gaya ng sinasabi ko, paulit-ulit po, no? Pinapaliwanag ko lang po, mga bossing. Ang pagkakaiba lang sa silencer po, ito sa kamay tinatanggal. Hindi kagaya po ng nung iba, yan, sa allen. Kailangan mo pa ng allen reins. Hindi ko naman po sinasabing pangit to. Ipinapakita ko lang po kanong pinagkaiba nila, mga bossing. Yan. Yan siya, na tinatanggal mo sa kamay. Tapos yung divider niya sa loob, dalawa. Hindi kagaya noon po, mga bossing, isa lang. Kung ano lang nakikita natin, yun lang po yung binabanggit natin, no, mga bossing. Pare-parehas pong magaganda yan. Siyempre, mas maganda, tumataas yung presyo. Mas gumaganda yung quality, mas malinis, mas maganda yung pagkayari. Tumataas po ng konti yung presyo. Kaya tumaas. Tataas siya ng konti pero solid dahil napakaganda po ng pagkayari. Iyan po, dalawa po yung divider niya. Meron pa po siyang o-ring sa loob. Iyan po siya. Ngayon, yung gawa po ni, wala tayo kasi hawak na unit eh, ni Kuya Henry Malapat, ganito din po, quality din po siya, mga bossing. Iyan, same lang, walang pinakaiba, sa linis lang po. Pero sa performance, well, same na same po yan, mga boss. Pati kahoy po, same na same po yan. Yan po. Kay Kuya Abel naman, yung gawa niya, itong ganito niya, yung bridge bolt niya, mga boss, yung pistol rifle, nilalagyan niya ng stainless sleeve. Yun, yung mga pistol rifle niya. Pag meron siyang stainless sleeve, yan po, gawa po ni Kuya Abel Malapat. Yan, napakagandang unit din po yan ng mga pistol rifle nila. Yan po. Ngayon po, kung gawa ni, meron yung gawa po ni Sir Malapat, yung gumaker nito. Ang hammer type po niyan, wala tayong sample eh. Pakita ko kasi yung, ang hammer type po na gawa ni Sir Malapat po ay frame type po na T6 receiver. Tapos, ang stopper ng swing niya, yung mismong swing niya po pumapasok doon sa barrel, parang GC mag, ganun, parang ganun yung datingan eh. Yan po kasi ito, iniba po yung form, ito po SPMC brand, iniba po yung forma ngayon. Dati po kayo kasi yung stopper ng swing ng SPMC sa baba, ngayon nilagyan siya ng pin. Ngayon, yun yung tumatama sa swing. Yung pong gawa ni Sir Malapat, yung gumawa po doon sa bolt action, yung tumatama po, yung barrel. Tapos, naka-frame type. Pag sinabing frame type po, mga bossing, hindi siya ganyan. Ito kasi magkapatong. Pag sinabing frame type, buo po yung receiver. Yan. Parang ganito siya.
Ito, JBC, bra. Yan, buo siya. Ito kasi PCP. Sample lang to mga bossing. Buo po yung receiver niya. Yun po yung tinatawag na frame type receiver. Yung pong gawa niya, naka-frame type receiver. Yung gawa ni Abel Malapad naman, ganun din po siya. Frame type receiver din po. Pero meron din pong pagkakaiba yan. Kahit same na frame type receiver, meron pong pagkakaiba. Yung gawa po ng pinsan ni, gaya ng mga pinakita kong video, wala po tayong unit na frame type na gawa ng pinsan ni Malapad. Kaya hindi ko po makapakita. Pero meron po akong mga video na pinaliwanag ko yung mga nakikita ko sa unit. Ito, kagaya nito, yung gawa po ni Henry Malapad, ganito din po yung hammer type niya. Magkapatong din po siya. Hindi siya frame type. Yung gumagawa po ng frame type, si Kuya Abel Malapad, si Tatang Esteng, at saka yung pinsan niya. Yung po, sila po yung gumagawa ng frame type. Makikita mo po yung gawa ng pinsan niya, meron siyang parang guwit. Ito, ganito. Meron siyang parang ganito mga bossing yan. Naka-slide siya ng konti. Yan. Tapos, mas soft trigger po. Malambot po yung trigger ng frame type na gawa po ni pinsan po ni Manlapa. Tapos, meron siyang rest. Parang, yan, pag ginanyan mo, meron siyang rest. Doon pa lang first cock niya, second cock. Yan. Tapos, CNC made po yung mga trigger tsaka hammer type po nila. Kaya po yung nagsasabing yung mga benta ko na local, copy ng Malapad, hindi original Malapad. Yung mga seller na yun, kasi para pinaparating na sinasabi sa mga ibang buyer na fake daw yung mga binebenta ko. Hindi po, Malapad din po yun, kaya lang hindi po si Kuya Endo, Kuya Abel yung gumawa, yung pinsan niya po, na Malapad din ang apelido, si Sir Malapad. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Yan po. Iba-iba po yan. Makakaiba po sila ng gawa. Pero pag tinignan mo, kung hindi mo pinaliwanag ng maayos, pag unang tingin, walang pinakaiba. Pero sa quality, mga bossing, sa lahat ng fake nga po, nabanggit ko, ito po yung pinakamakinis at pinakamaganda. Yan. Napakakinis po. Hindi tinipid. Hindi minadali yung gawa. Napaka-pulido nangyari, mga bossing. Yan. Basta Malapad, kahit sinong gumawa. Basta sinabing Malapad, talagang sikat yan sa mga CO2 rifle. Yan. Basta Malapad, quality yan, mga bossing. Iba-iba lang yung gumawa. Yan po. Hindi lang po iisa yung Malapad. Yan. Marami po yung Malapad. Magkakapatid, magpipinsan yan, mga bossing. Kaya hindi po local po yung, hindi po fake na Malapad yung binibenta natin, mga bossing. Malapad din po yan. Tapos, ito, dati, sinabihan tayo ng isang seller din, hindi ko nababanggitin yung pangalan. SPMC daw ay imitation po ng Malapad. Parang yan, ganyan po yung ibang seller kasi naninira eh. Pero hindi, wala naman po tayong binabanggit na imitation to. Hindi ko naman po sinabi na Malapad. May sarili pong brand to, hindi po Malapad. SPMC brand po yan. Kaya hindi magiging replica yan ng Malapad dahil hindi ko naman binanggit na Malapad yan. Magiging replica lang yan o fake Malapad. Kunyari, yan, SPMC brand, binanggit ko, Malapad. Pero hindi ko naman binabanggit na Malapad, SPMC, may sariling brand siya. Original pa rin siya na SPMC. Hindi siya copy ng Malapad, mga bossing. Sarili na yung brand niya. Pati yung maker, SPMC po yung brand na nilagay, ipinangalan sa unit niya. Hindi po niya sinabing Malapad yan. Kaya po hindi imitation na SPMC, na Malapad tong SPMC. Dahil may sarili pong brand niya. Dahil lang gumawa nito, dating kasamaan po ni Kuya Henry Malapad. Yan. Umiwalay po sila. Sila po yung SPMC. Kaya walang pagkakaiba po sa gawa ni Kuya Henry. Same po sila ng receiver magkapatong. Hindi siya frame type. Yan. Ang SPMC, makikita mo mga bossing, itong itim na ganyan. Pag ganyan yung forma ng itim, itong design na to, SPMC yan. Yan. Nababanggit ko na yan sa mga una kong video mga bossing. Ang Malapad kasi iba-iba yung forma.
ng design. Yan. Yan. Pag SPMCE, isa lang po yung forma. Laging ganito po yung forma ng itim. Yan. Kahit walang nakasulat na tatak dyan kasi wala po siyang nilalagay na brand name, walang nakasulat, walang naka-intact dito sa receiver, hindi kagaya ng MMB, may nakasulat. Sa malapad, wala po. Kung sanay ka na sa baril, pag nakita mo, malalaman mo po talaga kung anong brand. Yan. Pag ganyan, SPMC. Tapos, papakita ko lang po mga available natin. Yan. Marami tayong available. SPMC hammer type. Marami pa po. Tapos itong PCP na semi-auto, yan, available po yan mga bossing. Pero may kausap ako dyan after gunban kukunin. Ito hindi na available. Yung sa taas, available po mga bossing. Yun lang po, pinaliwanag lang po natin na hindi po fake yung binibenta natin. Malapat din po siya mga bossing. Sige po mga bossing, maraming salamat po. Magandang araw po sa bawat isa.